yan. What's up mga kapapalo drive ko? Naandito naman po muli ang inyong lingkod na magbibigay naman po ng tips sa inyo pagdating po sa patakaran sa kalsada. Wala pong iba ang inyong paparo drive vlogs na palagi pong nais na makapagbigay ng kaalaman sa inyo. Ulitin ko, hindi po ako ganun kagaling, disclaimer lamang po, pero ang totoo, ako ay nag-driving school, that's why alam ko po ang mga patakarang iyan sa kalsada. Ang isang pag-uusapan natin ngayon ay ang tinatawag na, alam mo bang ibig sabihin ng salitang acceleration o road acceleration, no? So kung hindi mo po alam ang ibig sabihin niyan, just keep on watching mula ngayon hanggang sa matapos upang sa gayon malaman mo kung anong ibig sabihin ng tinatawag na acceleration, road acceleration. Okay? Pero kung hindi pa tayo magkaibigan, kung hindi pa kapakonektado sa akin or tayo sa bawat isa, wala ka pong ibang gagawin. Paki-subscribe po ang channel ko at paki-press po ang notification bell upang nasa gayon lagi ka pong notify sa lahat po ng mga video ang gagawin ko pa po ang safety, road, and driving tips ko po. At paki-like and share to others upang nasa gayon malaman din po ng iba pang mga akilala mo kung ano ba ang kahalagahan o ang ibig sabihin ng road acceleration sa kalsada. Unang-una saan mo to palaging makikita? Tara po, puntahan po natin. So guys, bakit ko tinapik ang road acceleration na ito? Dahil ang road acceleration po ay isa po sa nagiging dahilan kung bakit po marami po ang naakasidente. Bakit? Hindi po nila alam kung ano ang tamang gamit ng road acceleration na tinatawag na yan. Saan ba makikita yan? Yan po ay makikita sa mga exit and entry point po ng kalsada. Halimbawa, ikaw ay nasa NLEX or ikaw ay nasa SLEX. Kung halimbawa gusto mong tumago, sabihin na natin dito sa may Bukawi, meron po yung road acceleration. Kung tawagin po yan ay road acceleration entry point po. Papasok eh. Pero kung ikaw ay papalabas na naman, syempre exit point. Road acceleration exit point. So paano ang gagawin mo dyan para nang sa gayon ay safety ang pagdadrive mo kapag ikaw ay nasa road acceleration? Paano mo ito gagamitin upang nang sa gayon ay makakaiwas ka po sa aksidente? Okay guys, so makikita nyo mamaya sa mga clips kung paano ang paggamit ng road acceleration. Ang iba ay hindi po talaga nila alam, that's the reason kung bakit nagkakaroon ng problema. Halimbawa po, kapag ikaw ay nanggaling sa gasoline station, kapag ikaw ay nasa expressway, pagpalabas mo po ay gamitin mo ang road acceleration. Mahaba po ang road acceleration na yan. Halimbawa, nanggaling ka po sa isang entry point. Kumbaga, let's say sabihin na natin dito sa may bandang Binyan, Laguna, may road acceleration po yan. Lahat po yan may road acceleration. Yung mga papasok ng bayan-bayan na yan at palabas ng bayan-bayan, may tinatawag po yan na road acceleration. So paano mo siyang gagamitin, no? Papanood ko sa inyo mamaya kung paano ko ginamit ang road acceleration na yan. Napakarami kasi nang hindi alam kung paano gamitin ang road acceleration na nagiging dahilan, nasasadlak po sila sa kapahamakan or aksidente. So tara guys, manood tayo. Panoorin natin kung paano ang tamang paggamit ng acceleration or road acceleration. Marami pong hindi nakakaalam yan. Sa totoo lang, baka nga ang road acceleration hindi po alam ng karamihan. Hindi naman po sa pagyayabang, pero kailangan po kasi natin niyang malaman. Tara, manood tayo. So guys, papasok tayo ng Katino, no? Pakita ko naman sa inyo kung kaya pinakita ko yung ano, yung acceleration sa exit. Ngayon naman po, sa entry. Ayan, dapat pumesto ko na dyan. Yan, ibig sabihin, yan. Yan. Hindi po yung kagaya na nasa unahan, bigla na lang papasok, mali po yun. Yan ang acceleration, entry acceleration.
Yan po yung tatawag. Kaya nga po yan, ano eh, may solid eh. Kasi, ibig sabihin, hindi na po pwede na basta-basta kang pumasok doon. Delikado. Baka mamaya ay ma-aksidente ka pa. So, yan po yung aking entry acceleration. At may dilaw na linya na yan na galing sa exit. So guys, yan ang tinatawag na acceleration, no? Ibig sabihin po niyan, kapag ka nasa dilaw ka pa, huwag ka munang papasok. Unless na lang kung maluwag. Pero pagka masikip, huwag po. Kaya nga po, mahabang acceleration na yan. Kasi yan po yung ano, pwede mong baybayin kung maraming mga sasakyan bago ka pumasok. Ngayon, kung talagang di ka makakapasok kasi nga marami ang sasakyan, wala ka pong magagawa. Sila ang nasa right of way eh. So maghihintay ka po. So yung po ang gamit na acceleration sa hindi po nakaka-alam. Marami po kasi mga driver ang dinakaalam dyan paglabas sa exit. Dire-diretso na kagad, hindi mo na binabaybay yung acceleration. Eh kung marami ang sasakyan, hindi po pwede yun. Kung lalo na kung may paparating, gamitin mo po yung acceleration. Kaya nga po inilagay yung acceleration na yan para po iwas bangga, no? Kasi kapag hindi mo ginagamit yan, bigla ka na lang papasok at may bigla pa lang paparating, ay sigurado aksidente lang po ang kalalabasan mo. So pag nakakita kayo ng ganyan at galing kayo sa mga exit, acceleration po ang tawag niyan. Gamitin po natin ang tama, no? Para iwas po tayo sa aksidente. So maraming salamat, no? Sana po ay nakakatulong ako sa inyo. Okay. So nakita nyo na. Nakita nyo, sana maliwanag yung paliwanag ko sa inyo at yung mismong pagpasok ko doon sa acceleration na yon at sa paglabas ko rin sa acceleration na yon. Sana po nakita nyo po upang nasa gayon maging alam nyo na po sa susunod kung ano ang inyong gagawin. Paano kayo ay makakakaroon ng tinatawag na safety driving tips. Hindi yung drive ka lang ng drive, pero yun nga, dahil sa ako lang sa kaalaman, ikaw ay masasadlak sa kapahamakan. Nawa po, nakatulong naman po ang aking video sa inyo. Nadagdagan naman po ang inyong kaalaman pagdating po sa patakaran sa kalsada. Nawa po, ako po ay nakakapagbigay po sa inyo ng tamang paliwanag upang sa gayon ay yun na po ang inyong gagawin. Kung ang inyong pagdadrive sa kalsada ay hindi po kagaya, lalo na pagdating sa acceleration na ipinakita ko sa inyo, baguhin nyo na po. Huwag nyong hintayin na nang dahil po sa hindi nyo alam ang paggamit, tamang paggamit ng acceleration ay mapahamak kayo. O paano, nandito naman pong muli ang aking paalala po sa lahat po ng mga driver na mga kagaya ko. Huwag po tayong palagi nagmamadali, dahil baka imbis na ikaw yung padali, sa aksidente ikaw ay mapagawi. Ating buhay ay ingatan palagi. Isipin mo ang iyong pamilyang naghihintay sa iyong pag-uwi. Paano? Bye-bye. God bless. This is your Papa Road Drive Vlogs na patuloy pong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa aking mga palabas. Hasta la vista, bebe. See you on my next vlog.